Yan, ito yung ilalagay natin. Tapos mamaya may tuturo pa rin ako sa inyo ng pag kung paano magbalik nito. Kasi ang pinakamahirap dito kasi yung mga sir, naklik na naman yung ating gagawin ngayon. Sishit ko pala sa inyo kung paano magpalit ng water pump kasi may nagre-request sa akin dito na kung paano magtanggal. As karamihan daw, pinaghihiwalay pa yung makina saka yung chassis. Tapos lagi daw itong nasisira pagka nagbabaklas daw ng water pump. Ito. Ito lagi napuputol. Tapos dito, hindi nyo na kailangan paghiwalayin kasi si Honda Click, malaki naman yung espasyo dito. Yan, ililist nyo lang tong wire na to. Tapos, unang-una nyong gagawin dyan, pag magtatanggal kayo ng water pump, itong post na to, yan, tatanggalin nyo muna yan. Yan muna ang uunahin yung ililihis. Kasi yan nandito, bihira nyo yan masira. Dahil, bakal naman yun dyan dito plastic kaya dito natin unahin, kailangan mo natin isip ito itong part na to kaya tatanggalin natin to. Yan, kung nahihirapan naman kayo dahil meron to, pwede naman din tanggalin to. Yan, ito yung tornilyo nya. Yan, pero bago nyo tanggalin yung tornilyo na yan, alisin nyo muna to kasi meron din akong na-encounter na nabali yun nandito. Nabali yan. Kaya mapapadobli yung gastos nyo kung sakali na nagtanggal kayo nito tapos hindi nyo tinanggal dito, mababali pag napiyersa natin itong tornilyo. Baka mamaya dumulas yung tools nyo na gamitin nyo, babangga dito, mababali. Sa akin, hindi ko natatanggalin yan. Ililis ko lang to. Yan, dapat nakalis yan. Hindi ko sa inyo napakita kasi isang kamay lang yung aking nakagamit. Yan, pagsabihin nyo yan. Tapos, uunahin nyo to. Kuha muna ako ng ano. Kanya mga sir, unahin nyo muna tanggalin dito. Basta ingat-ingat pa rin. Kasi plastic pa rin yan. Baka mabali. Yan, ganito yung ginagawa ko. Yan, pag natanggal ko na yan, ililis ko rin itong hose na to. Tatanggalin ko rin sa pagkakalagay. Para pagka nagtanggal ako ng water pump, hindi siya mahirap itulak. Yan. Itulak nyo pa rin ng flat screw, basta ingat-ingat pa rin. Hindi naman mahirap itulak yan, basta once na natanggal nyo na yung clamp. Yan, yung clamp na yan. Yan, pag natanggal nyo na yan, pwede na tayo magtanggal dito ng tornilyo. Tatlong 10mm dito, tapos isang 8mm yung size. Amen.
Yeah, ito yung tatlong thumbnail niya. Tapos tatanggalin pa natin yung 8 mm. Yun nandito. Yeah, tatanggalin naman natin yung 8 mm dito. Kasi magpapalit tayo ng water pump. Yung isang side lang yung ating papalitan. Pagka hindi naman sira lahat ng water pump nyo, huwag na kayong bumili ng ano, ng assembly nito kasi sayang yung ano, yung parts na pwede pa. Yan, natanggal natin. Tapos ito, itutulak nyo lang. Siyempre, maglalagay kayo ng pansalok dun sa baba para hindi magkalat yung water cooler. Yan, ilabas nyo rin yung hose na tinanggal nyo dito. Yan, itutulak lang natin ng ganyan. Tapos, ayan, susunggatin natin to. Gamit kayo ng flat screw kasi hindi naman ito mahirap tanggalin. Kaya ito mga sira, itulak nyo lang. Ayan, basta dahan-dahan pa rin hanggang lumabas. Taas baba, taas baba. Basta huwag nyo lang masyadong pirusin. Tulak nyo lang ng todo pabante. Yan, natanggalan natin. Yan, hindi nyo na kailangan dito na iwalayin pa yung chassis sa kayong makina. Dito pa lang, pwede nyo lang pugutin yan. Ito yung papatan natin. Kasi tumatagas yan dito. Dito sa may part ng butas to. Yan. Pag dyan na tumagas, ibig sabihin, yung oil seal sa loob nito sira na. E kapag ka pinagawa nyo to, babalik at babalik pa rin, kaya mas maganda bililan nyo na lang. Ayun mga sir, natanggalan natin itong ano, ito yung nakalagay. Tapos ito naman yung water pump. Yan, 1-1 yata daw ang pagkakabili dito. Yan, ito yung ilalagay natin. Tapos mamaya may tuturo pa rin ako sa inyo yan. Kapag kung paano magbalik nito. Kasi ang pinakamahirap dito kasi yung pagtapat nung ano nung ito sa camshaft. Mamaya tuturo ko rin sa inyo kung paano yan. Tapos dito, pagka bago yung ilalagay yung o-ring, huwag nyo na siyang lalagyan ng silicone gasket. Mas maganda, ang ginagawa ko rito, mas maganda lagyan nyo siya ng ano, ng kunting grasa o di kaya langis para may pampadulas para hindi nyo na kailangan pukpukin pa kasi pagka once na pinukpuk nyo dito madidisalign yung sa likod, maaaring mag-leak uli yan kahit bago yung water pump nyo mag-leak yan pagka once na pinukpuk natin dito. Okay, pare, ano, pag nagsasauli tayo dito, nagbabalik tayo dito, dahan-dahan pa rin, kailangan hindi dapat ito napipersa kasi meron ditong butas pagka nausog yan. Ito, umabante yan dito, magli-leak na, pagsisimula ng leak. Yan, bago ko ilagay ito, meron muna akong gagawin dito. Yan, tatanggalin ko yun dito. Kasi mamaya, ituturo ko rin sa inyo kung bakit ko tatanggalin ito. Dahil dito, kailangan kasi natin i-timing yan. Ito, para maipasok natin dun sa camshaft. Kaya tatanggalin ko nga ito. Allen wrench na tatlong piraso yan. Tapos makikita nyo na yung, ano dyan, yung drive piece. Yan, natanggal ko na yung tatlong tornilyo. Yan, tatanggalin natin yung cover. Yan, dyan tayo magpapaikot mamaya. Tapos dito, tamayin nyo yun nandito. Ipil nyo yung ano, yung gatla nung paglalagyan nito. Ito.
ginagawa ko dyan, ginagawa kong palatandaan dyan, dapat naka ganon, naka slice ng paa ganyan. Yan. Kasi hindi ko rin may papakita sa inyo yan dahil medyo masikip nyo nandito. Yan. I-peel nyo na lang dito. Mararamdaman nyo naman dito eh. Yan. Pagka nakaganyan yan, ibig sabihin, yung gagawin nyo rin sa ilalagay nyong bago dito, dapat kung ano yung posisyon niya, kung ganyan yung posisyon niyan, dapat ganyan din ang posisyon ng water pump natin. Para saktong-sakto yung pagkakasalpak nito. Kasi pagka hindi nagtapat yan, talagang hindi yan papasok. Mapapapukpuk kayo dito, hindi rin papasok. Malisira lang yung water pump natin. Kaya gano'n lang yung gawin nyo. Yung bago natin water pump, kapag kabago yung o-ring natin, ilalagay muna natin. Yan. Pagkabago yung o-ring natin, ang ginagawa ko dyan, ilalagyan ko sa grasa. Kunting-kunti lang naman ilalagay ko rito yung corn lang. Kasi ito yung magiging pampadulas niya pagka pinasok natin doon sa mismong cylinder head. Pero pagka luma na yung o-ring, ayun, pwede tayo maglagay ng silicone gasket. Eh, ito kasi bago, kaya hindi ko sa lalagyan ng silicone gasket. Hindi naman maglilik yan. Yan, kung ano yung forma nung sa may camshaft natin. Yan, kung dito yung forma nung ganyan. Yan, ipapantay ko rin. Yan, yan. Tapos, pili natin sa uli ito. Yan, dapat dito mga sir, dapat malinis yun nandito. Ah. Kung sakaling naglagay kayo ng silicone gasket, lilinisan nyo pa rin yun nandito. Gumamit ako ng flat screw para ihalalay ko kasi medyo matigas. Yan, nailagay ko na sa ilalim. Yan, tutok ko muna. Dapat yan, yung ipipil nyo lang na parang ganyan. Yan, hindi ako nahihirapan magpasok kasi nilagyan ko siya ng grasa. Ngayon, yung dun sa may tinanggal ko sa may drive piece, paiikutin ko yun. Tapos dapat ito, iikot din to. Yan, yung water pump. Yan, kailangan ko munang ano, magganyan kasi para mapaikot ko. Yan, papaikutin ko yung sa may pulley. Yan, kung makikita nyo, gumagalaw yung water pump. Ibig sabihin, tumugma yung pagkakasalpak ng water pump sa camshaft. Tapos, kung makapapansin nyo rin, hindi rin ako nahirapang magpasok nito. Hindi ko siya pinukpok. Talagang saktong-sakto. Yan. Ganun lang po gawin nyo pag bago yung water pump nyo, bago yung o-ring nyo. Huwag nyo siyang lagyan ng, ano, ng silicone. Kahit grasa, pwede na yan. Yan. Isa pa.
Okay, bali babalik na natin yung cover niya. Basta huwag nyo kalimutan yung o-ring. Yan sa gitna, yung ganto niya. Yan, huwag nyo kalimutan yan. Yan, ilalagay na natin. Yan, yung hose niya na, i-leash niya yan. Yan, para hindi kayo mahirapan. Nalagyan natin yung mga tornilyo, tapos babalik natin yung hose. Ayan, uunahin natin ito isa. Yan, mas maganda lungnos. Yan, ilagay natin yung hose na hindi na babali. Tapos babalik ko rin natin ito. Yan, kaya ako tinatanggal ito para makita ko kung sakto ba yung pagkakasalpak ko, ganyan. Dahil dito ako nagpapaikot. Yan, naibalik ko na. Tapos, kapag ka nag-class tayo nito, obligadong magsasalin pa rin tayo ng water coolant dahil nalaglag yung water coolant nito doon sa baba. Kaya masa, nasalinan ko na ng water coolant yan. Tapos, start natin. Check natin kung magliliik pa rin. Okay, kailangan mo natin siyang painitin. Yan, kung mag-check kayo kung nagra-running yung water pump nyo, hahawakan nyo lang yung mismong dito sa may hose dito. Yan, kung mainit dyan, ibig sabihin nagra-running yan. Pati yung dito sa ilalim. Dito. Yan, yung dito sa, yung huwag nyo hawak yung tambucho, mainit yan. Yung hose dito sa ilalim, yung nakalagay dito. Yan, bali, okay na. Wala naman nag-leak. Kaya gano'n lang po gawin nyo kung sakaling magpapalit kayo ng water pump. Hindi nyo na kailangan pang buksan pa o pag-iwalayin pa yung makina.